Balas! Hopping happy. Hopping happy ang mga accountants. Hindi ho lahat na accountants. Yung pong government accountants. Bakit? Ito ho yung dahilan. Meron ho silang government accounting manual. Ayan. Government accounting manual. Kapag ikaw ay pumasok sa government at napunta ka sa accounting department, binibigyan ka, ayan ho yung itsura, oh, binibigyan ka ng government accounting manual. Eh sir, bakit sila masaya? Kasi gumagaan ang trabaho nila. Dumadali ang trabaho nila. Why? Hindi na kailangan ganong gamitin ito eh. Bakit? Bakit? Ang trabaho ngayon nila is multiple choice. Parang kumuha ng CPA board exam, di ba? Sineshade na lang. Pero sa kanila, sir, hindi ho sineshade. Kaya konti na lang gamit ng utak nila. Kasi multiple choice, mamimili ka dun sa mga entries na nando doon sa government accounting manual. O ito ho yung example, ah. O, di ba? Petty cash yan. Petty cash. O, yung entrada sa petty cash, hindi mo naiisipin. Meron na. Ngayon, yung mga taxpayer, nako, yari. Yari na po yung mga accountants, bookkeepers, consultant. Why? Kasi yung mga taxpayers, mayroon na po silang choice. Hindi lang multiple choice, kung hindi the only, the best, and the effective choice. Ano yon? Meron na rin pong tax accounting entries. Multiple choice na rin po the books of entries. Ginawa ko na po para sa inyo. 1,675 pages. Bumili na po kayo. Why? Multiple choice din ng entries. Hindi nyo na gagamitin yung utak nyo. Pipiliin nyo na lang yung entries. So sure tayo na may laman na ang inyong books of accounts. Diba? For the past decades, 30 years, 20 years, 10 years, o kahit isang taon lang eh, magduda ka na sa accountant mo, o bookkeeper mo, o consultant mo. Kung yung books of accounts ay niwala man lang isang entry, o 50% may entry, diba? Nakakainis yun, nakakaasar, nagbabayad ka, eh wala namang binibigay sa yung tama at on time na serbisyo. Alam niyo po ba na pag walang entry ang inyong books of accounts, that is an indication of fraud. Oho. So pag nahuli ho kayo during tax mapping, ang maximum penalty is 50,000. O kung may dalawang tax mapping yan, imaginein mo, dalawang tax mapping, edi 100,000, napakamahal. Diba? Eh kung taon-taon yan, di 100,000 taon-taon yan. Hindi lang yon. Kapag walang laman ng libro mo, eh, sinacharge ka under the law ng 50% surcharge sa deficiency tax mo. So, kung ang deficiency tax mo, eh, 1 million plus 500,000 yan. Kapag meron ka ng LOA, i-impose ng BIR yan ngayon. Kasi nag-file ka na ng tax return mo. Baka walang laman yung libro mo, huwag ka mag-alala. Either, bumili ka na nito at lamanan mo na habang walang letter of authority ang 2017 na libro mo and prior years, ha? Hindi lang yon. Kung gusto mo na malamanan yan, may mga na-training na akong tax bookkeeping specialista. Lahat ho sila may ganitong libro. Babayaran nyo na lang sila na mag-e-entrada sa libro nyo. Okay? Mura ho yun kesa nagbabayad kayo ng 5,000 pesos dito. Pero walang laman ang libro mo. So magdadagdag ka pa ng 100,000 at 500,000. Okay? Yun ang problema mo eh. Dagdag ka ng 500, dagdag ka ng 100, at bayad ka pa ng 5,000. Wala pa rin laman ng libro mo. O hanggang sa muli ah, umatin ka ng seminar ko. Malapit na. Next month ata meron akong training para sa tax bookkeeping specialista. Sumama ka na.
Let's balance the sheet! Madali na lang po ang kumuha ng competent tax specialista. Ito po yung tax mapping apps. Ayan po, yung tax mapping apps na available na po sa Google Play Store. Download nyo po. Ito po ay pang kliyente. Yung mga kliyente na naghahanap. Ayan po. Ha? Naghahanap. Ito. Ayan. Naghahanap ng tax specialista. Ito po yung mga estudyante, negosyo estudyante ko na tinuruan ko na maging tax consultant. Kung mapapansin nyo, ayun ho ako. Yo. Ayun yung pula. O ayun kayo kapag kukuha kayo ng tax specialist at makikita mo yung mga actually ano ho yan eh. Eh ano ko? Mga tao ho yan eh. Yan ho yung mga tax consultant. Kung pipindutin ho natin yung isa, lalabas yan yung consultant. O, nakikita nyo ho ba? So ini-invite ko kayo na maging consultant ko para ho kayo ay malagay dito yung inyong cellphone number. Makikita ho kayo ng mga taxpayer na nangangailangan ng tax specialista. So, ano ho yung pwede ninyong maging specialista? Pag kulay blue po, itong blue na to, yan, 22232. May nakasulat ho dyan, medyo maliit, palalakihin natin. Specialista kayo sa VAT accounting, or actually VAT tax bookkeeping, VAT bookkeeping, value added tax, IT income tax bookkeeping, at saka withholding tax bookkeeping. Pag kulay green naman po, ayan po, tax specialista kayo sa tax investigation. Okay? So, letter of authority, makikita ho nyo doon sa taas, subpoena ducis tecum, benchmarking notice, BM, tax mapping, o plan candado, at saka letter notice. Pag pinindot naman ho natin yung dilaw, specialista ho kayo sa tax assessment. So, ang tax assessment po, meron pong NIC, merong NIC is Notice for Informal Conference, meron pong Preliminary Assessment Notice, yun yung PAN, Formal Letter of Demand, yung FLD, at saka yung Final Decision on Disputed Assessment, FDDA. Pag kung espesyalista naman kayo sa kulay pula, ayan po, ha? PCL is Preliminary Collection Letter, FCL is Final Collection Letter, WD is Warrant of Garnishment, and WDL para po sa Warrant of Disdain and Levy. So, pag pinindot po dyan yan, eto, itong Tax Specialista Consult, nakikita po nyo ito, ayan, medyo dumidilim yung ano, ha, magbabayad na po yung ating kliyente ng 1,120 sa inyo. So, may sharing po yung apps, yung ating apps, at saka po kayo, magsishare po tayo rito, ha, sa kita. So, hindi nyo kailangan maging matalino agad. Wala namang ganun eh. Nagsimula rin ako sa zero. Walang alam. So, lahat tayo magsisimula sa ganun. At tuturuan ko kayo. So, pag tinuruan kayo, magkakaroon ho kayo ng manual. Ayan. Para daladala nyo ito. Ito yung bubuksan nyo pag meron hong tanong yung kliyente. So, mag-download na po kayo ng apps. Tax mapping apps. Ayun po, tax mapping apps. Para ho ito sa mga kliyente. Yung susunod kong video, i-discuss ko yung para naman po sa mga, ayan, meron ho kasing address dito eh, kasi kung sino yung malapit sa inyo, yun yung pupuntahan. So, yung susunod kong video ay para ho sa mga gustong maging tax mapping tax consultant or tax specialista. Ipapakita ko rin yung apps saan kayo mag-a-apply at ano yung requirements. Sa susunod hong video, sama kayo ha! Let's balance the yung pong gustong maging mag-apply na maging tax specialista, ito po yung logo na o icon na kukunin nyo po sa Google Play Store. Tax mapping din po yung title. Pag na-upload nyo yon o na-download nyo pala, sorry, na-download nyo ho sa inyong mobile phone, eh ganito po lalabas, makikita ho ninyo yung screen kung gaano ho kadami yung mga tax specialista na nakakalat ho sa buong bansa natin. Ngayon, kung hindi pa ho kayo registered,
pwede nyo pindutin ita, start getting client, yan po yung application. May mga hihingin sa inyong dokumento at isa sa requirement po ay matrain kayo. Ayan, dapat matrain ho kayo. So, ito ho ay mga tax specialista ho yan. Yan ang makikita ho ninyo. May consultant nakasulat, di ba? So, naka-open ho yung mobile niya. Nag-iintay lang siya na may tumawag o may maghanap ng tax consultant. Magri-ring ho yung telepono niya. So, immediately, pwede ho kayong kumita ng 1,120 kasama na ho yung VAT para ho sa ganitong hanap buhay. Oo, totoo, tama ka. Parang Uber, di ba? Parang Uber ho ang itsura, okay? Kaya lang ito ay para sa mga accountants, bookkeepers, consultants sa taxation. Invited ko ang mga CPAs at kahit hindi ho kayo CPA, kahit hindi ho kayo accountant, pwede ho kayong maging consultant, hindi po pinagbabawal ng batas yon. Ito po yung ating magiging apps. Ayan, medyo lumaki ho, ayan. Diba? Hindi ko alam kung nakikita nyo, ayan. I-download nyo na ho para makapag-apply kayo at ako ho ang bahalang mag-training sa inyo. Since iisa tayo, meron ho tayong guide. Ayan, ito ho example ng guide ko para ho sa, ito naman ang example ng guide ko para ho sa letter of authority. At lahat po ng sasali, eh, bibigyan natin ng ganito kasi ito po yung ating basis sa ating pagpapractice. O, sali na kayo ha. Papakita ko lang ngayon sa inyo yung isang apps natin para paano sir ako makakakuha ng kliyente. Ayan, ito pang client ito. Ha? Pag pinindito ito ng kliyenteng ganon, oops, lalabas ngayon yung ano yung problem niya. LOA, Letter of Authority, SDT, Subpoena Duces Tecum. O, alam nyo na, di ba? Ganun lang. So, pag tinanong kayo about LOA, meron na kayo kagad 1,120. Okay? Magkita-kita tayo. Ite-train ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Lahat nagsimula sa walang experience. Lahat nagsimula sa walang alam. Ako po ang magbibigay sa inyo ng experience at magbibigay sa inyo ng alam. Hindi na kayo mag-iintay sa wala. Kasi meron na po kayong apps. Sano yung apps nyo? Ayun po, oh. Mag-install na po kayo. Tax Mapping App, Google Play Store. Sa iPhone po, magkakaroon tayo. Intayin-intayin nyo lang po. Maraming salamat!